Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. At una na nga dito ay tungkol po sa mga singing queens natin and sa mga singing girls. So nung Sabado, di ba nasaksihan po natin yung showdown itong si Casey Bueno and itong si Alan Kay. So by next Saturday daw ay ibang set naman daw ang masasaksihan natin. Ibang singing queens naman at ibang singing girls. So mag-showdown din ito. At yan ang dapat nating abangan. So ang TBJ production po ay binibigyan ng malaking break. Ipinakikilala po nila sa lahat, no? Sa lahat, sa buong bansa, sa buong mundo, ito mga singing girls natin. So itutulad talaga nila ito sa Sex Bomb Dancer na kung saan gumawa din po ng pangalan sa showbiz, sa entertainment industry na siyang hindi po malabong mangyari sa mga singing queens natin and syempre sa mga singing girls din natin. So nakakatuwa dahil itong TBJ po ay hindi lang basta host, hindi lang sila basta host ng longest running ng time show, kundi sila din ay nagsisilbing daan upang bigyan ng magandang karera ang ilang personalidad, 'di ba? Pero meron at meron talagang mga bashers na gusto na po silang patigilin para daw maghari ng tuluyan ang It's Showtime. Very napaka makasarili po ng ilan at hindi po talaga 'yan mawawala. Biruin mo yung programa po, yung noontime show po na nakakatulong, gusto nilang burahin, gusto nilang patigilan kasi daw mababa ang ratings. Hindi po ratings ang labanan dito, kundi ang labanan dito ay kung gaano kasaya ang mga taong nanonood sa Itbulaga. Yung sinusuportahan ba nilang show, kaya ba nilang makapagbigay ng napakaraming tulong sa mga nangangailangan? Kahit ito pong Itbulaga, medyo mababa ang ratings kumpara sa It's Showtime. Grabe naman yung natutulungan po nila at marami din nilang sponsor sa loob ng kanilang programa. Kaya please lang po, maging masaya na lang tayo sa mga show na sinusuportahan po natin without comparing each other. Samantala, pag-usapan naman natin ang inilabas na write-ups po ng Abante tungkol sa anak or tungkol sa baby po ni Bossing Vic Soto at Pauline Luna Soto. Sabi nga dito, mabentang mabenta po sa mga endorser itong si Baby Mochi. Sabi dito, pinagkaguluhan ang baby ni Pauline Luna, Vic Soto, sa birthday party ni Tita Lolit Solis na ginawa sa isang restaurant sa Tomas Morato, Quezon City. Eh kasi nga, ang ganda-ganda ng baby ni na Boss Ling na ang kapal-kapal ng buhok ha, at ang nakakaaliw pa sa kanya ay ang tahimik lang niya na patingin-tingin lang sa paligid. Sa buong oras nga na nasa birthday party siya ni Tita Lolit ay parang hindi ko siya narinig na umiyak. At yes, ang bongga ni Baby Mochi dahil ngayon pa lang ay marami na ang nag-aagawan na gawin siyang endorser. May sinabi si Pauline na produkto na kumuha kay Baby Mochi na hindi lang niya pwedeng tukuyin pa. Pero yun nga, mabenta agad-agad si Baby Mochi sa mga endorsers. Well, saan pa ba naman kasi magmamana ang bata e pareho ngang artista ang mga magulang. Si Bossing na ang dami ring commercial sa ngayon at si Pauline din naman, di ba? Yes, maraming offer pero may isa na nag-okay na kami. Abangan nyo na lang kung ano yon. Sabi po ni Pauline, wow, may bago na namang endorsement itong si Baby Mochi. Sabi ko naman sa inyo itong batang ito, hindi po talaga tatantana ng mga endorser. Talagang kukuhanin yan kasi maganda. No, maganda, cute, malakas ang appeal, kaya mabentang mabenta po yan sa mga TV commercial. Samantalang pag-usapan naman natin ang bangayan ng ilang page dito po sa Twitter, Kapuso versus ABS-CBN, ang tinitira po nila ay itong It's Showtime. Sabi nga po dito ni Kapuso Ting, tingnan, meme bias nila ngauna naman sa Dugyuting Studio ng It's Showtime, nakakaloka.
Kung matatandaan, hindi ito ang unang pagkakataon na nilangaw ang set ng programa. Imbis na magmayabang ang mga staff ng Showtime dito sa X, bakit hindi sila maglinis ng kapaligiran nila? So sa kanila po nanggaling yan, nagbabasa lang ako ha. So kahit talaga umiere po ang X Showtime sa GMA, meron talagang ilang supporters ng Kapuso ang ayaw sa kanila. Kaya ang touring sa X Showtime ay kalaban kahit na ando doon sa network na sinusuportahan po nila. Ganon din naman yung ilang supporters po ng ABS-CBN eh. Kahit na ando doon sa GMA ang X Showtime, sa kapamilya channel po sila nanonood. So, both naman, parang merong gap talaga. So, sabi dito sa mga comment, nag-aawayan po sila dito. Tingnan natin ha. Sabi dito, ikaw maglinis. Masipag ka naman. Ba't di yung idol mong lutang? Pero the pack at Showtime ang bumuhat daw sa ratings game nyo sa noon time. Try nyo gumawa ng noon time mga be. So, ayan na po, no? Itong ilang supporters po ng ABS-CBN na bakit hindi gumagawa ang GMA ng sarili nilang noon time? Bakit yung It's Showtime pa ng ABS ang kinuha nila at dyan inilagay sa GMA network? So may point nga naman. May nag-comment pa po dito, alam mo kung ano ang nilangaw ang pinalitan ng ST, ang tahanang pinakamalungkot. So ayan, nagbabangayan po sila sa comment section, ABS-CBN supporters and GMA supporters. Nung pumasok naman po talaga itong It's Showtime dyan sa GMA network, napataas din po nila itong ratings ng pre-noon time show, which is itong TikTok Lock. Ang ayaw lang namin ng mga Dabbercads and TBJ supporters at Itbulaga supporters, kinukumpara po yung ratings ng It's Showtime sa Itbulaga na keso ganito, na keso ganyan, no? Parang nayayabangan kami sa ganun na minamaliit nila yung Itbulaga dahil nalalamangan sila sa ratings ng It's Showtime, which is hindi naman dapat ikumpara dahil napakarami pong channel na pinag-iirehan po ng It's Showtime. Lagi ko naman yun na sinasabi. Yun lang yung kinakainis namin, yun lang yung kinakaasar namin. Kasi alam naman natin na malaki yung audience share ng GMA network, pero bakit pinapamukha pa po nila? 'Di ba? Ang yabang nila. Ang yabang po sa totoo lang, no? Dapat maging masaya na lang sila na ganito yung ratings na nakukuha namin, 'di ba? So ang ginagawa nila, hindi lang sila masaya ha. Talagang dinadown pa nila ang Itbulaga. Ang Itbulaga na nakakatulong, hindi lang po nakakapagpasaya, nakakatulong din po at nakakapamahagi ng tulong sa bawat mga mamamayang Pilipino. Gusto po nila magsara na daw at pinapamalita pa ng ilang tape depender diyan na ginagamit ang It's Showtime na ganto ganyan na magsasara, nagbagsak ng ads rate kahit na wala naman pong katotohanan. Kaya kung ayaw po nila ng gulo, manahimik na lang sila at maging kontento na lang sa show na sinusuportahan po nila without dragging other noontime program like Itbulaga. So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.